ano ang mutual funds. Alright, welcome back po mga patida sa aking munting channel. Kamusta? Kamusta? Kamusta po ang lahat? Ano? Sana nasa mabuti po tayong kalagayan, ano? Sa biyaya po ng ating Panginoon. Ano? Ito po ang i-discuss ko po sa inyo ngayon. Pero bago yan, kung ikaw po kapatid ay bago sa aking channel, paki-like, comment, subscribe, and then paki-click po ng notification bell lang sa ganun ay maging updated po kayo kapag ka may mga bago po tayong i-upload na mga videos, ano. So ano nga ba ang mutual funds? Ano ba ang significance nito or kahalagahan? Bakit ba kailangan natin itong pag-aralan, ano? So tara guys, pag-aralan natin. So dahil po marami sa mga Pilipino, lalo na po sa mga kababayan nating OFW katulad ko po, walang oras po para pag-aralang mabuti ang fundamental at technical analysis ng stock market. Kaya po nagkaroon po ng mutual fund. Ang mutual fund po ay isang investment company na legal na nangungulikta ng pondo, ano, sa publiko para mailagay sa iba pang financial instruments tulad ng money market, bonds, at stocks. Ang mutual fund po ay may mga empleyado din po na eksperto sa pag-invest sa stock market na tinatawag pong fund manager. Kaya alam nila kung aling stocks ang mabilis na tumaas ang stock price at nagbibigay din ito ng malaking dividends, ano? Dahil na rin nakatutok sila palagi sa stock market. Ang isa pang advantage mga kapatid ng mutual fund ay naka-diversified po ang investment mo dito sa mga blue chips stocks, ano? And of course, ito po ay regulated ng Securities and Exchange Commission, ang mutual fund po, ano? At may batas po na pinapatupad dito tulad ng Investment Company Act o Republic Act number 2629 noong Hunyo 18 taong 1960, ano? So napakatagal na po, ano? So ano-ano po ba ang mga mutual fund company sa Pilipinas? So ito po ang kasalukuyang 10 mutual fund o stock sa Pilipinas, kung saan ay mahigit 5 taon na po sa industriya na miyembro ng Philippine Investment Funds Association, ano, or yung tinatawag na PI. IFA, ano? So una, Philam Strategic Growth Fund Incorporated. Number 2, ELFM Growth Fund Incorporated. Number 3, ATRAM, Philippine Equity Opportunity Fund Incorporated. Number 4, First Metro Save and Learn Equity Fund Incorporated, ano? Number 5, Phil Equity Fund Incorporated. Number 6, Fail Equity PSA Index Fund Incorporated. Number 7, Philippine Stock Index Fund Corporation. Number 8, Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund Incorporated. Number 9, United Fund Incorporated. At ang panghuli, ang Soldivo Strategic Growth Fund Incorporated, ano? So kapatid, para po makapag-invest sa mutual fund ay kailangang may kausapin ka na isang tao na lisensyadong certified investment solicitor o yung tinatawag na CIS, ano, ng SEC na magbibigay payo kung aling stocks mapupunta ang perang i-invest mo. Ang perang na-invest mo naman sa mutual fund ay may kapalit na subscription confirmation para malaman mo kung ilang shares ang nabili mo. Depende po kapatid sa presyo ng net asset value per share, ano, o NAPS, ano. Pwede ka nang magsimula kapatid sa halagang 1,000 pesos to 5,000 pesos lang, ano. Anyway guys, kung ikaw po ay nalilito pa rin kung paano ka mag-umpisa mag-invest, maaari po kayong dumalo sa aming libreng online seminar para malaman po ang mga detalye nito, ano. Mag-message lamang po kayo sa baba, ano. And then, bakit ba kailangan natin mag-invest? So as I've said, mutual fund, isang form ng investment sa stock market, ano? Pero alamin po muna natin ang mga reasons bakit ba kailangan talaga natin mag-invest. Ang umuna na riyan ay ang
to overcome the inflation. Now, when we say inflation, mga kapatid, ito po yung general increase in price and fall on the purchasing value of our money. So, kung dati-rate or kung ngayon, mahal na ang mga bilihin, how much more, kapatid, pagdating po ng maraming taon, ano? So, kung dati-rate ang ating 1,000 ay pagka bumili tayo sa mga grocery stores or mamalingki tayo, eh napakarami na nating nabibili, marami nang nalalagay sa basket, ano? So, di ba kayo nagtaka doon? Yan po ay dahil sa inflation. Kumbaga, yung 1,000 po natin sa ngayon ay para na lamang po siyang 100. So, pangalawang rason, mga kapatid, bakit kailangan nating mag-invest, ano? To achieve our goals. So, ano-ano ba yung mga goals natin? So, some of those ay pambili ng sasakyan. Kung ikaw po ay may plano na bumili ng sasakyan someday, somehow, kapag nang invest ka po, pwede po yun. Ano pa ba? Pambili ng dream house. Kung ikaw ay gustong bumili ng bahay pagdating ng araw, mag-invest ka lang, kapatid, ano? And then, pang-paaral ng ating mga anak. Kung ikaw po ay may maliit na anak ngayon, pang-paaral po na ng college, possibly din po, mga kapatid, ano? Pang-retirement fund na rin, ano? Pwede rin po ito. So, dapat po, pag nag-invest po tayo, ay meron po tayong tinatawag na goal. So, ikaw, nandito ngayon, nanonood sa aking video, depende po kung ano po yung goals mo sa buhay, no? Hindi lang po yan goal, malamang goals po yan. So, nasa sa iyo na po yon. Kaya po, dapat ngayon pa lang, habang tayo ay may trabaho, we have the capacity na para mag-invest, gawin na natin, kapatid. Kung ikaw ay bata pa, that's the time na makapag-invest ka, no? Mag-invest rather ng ano-ano, nang sa ganun ay mahabang taon pang lalakbayin ng iyong pera, no? So, di ba? So, sana nakatulong, ano? So, where do we invest? So, sa mutual fund po, kagaya ng sinabi ko po kanina, ay meron pong fund manager na siya na pong bahalang mag-invest ating pera, ano? Basta maghulog lang tayo ng mahulog doon, ano? So, kabilang na po rito ang mga kumpanyang, malalaking kumpanya sa Pilipinas, kagaya ng BDO, BPI, Universal Rubina Corporation, Ayala, itong Aboites Equity Ventures, GJ Summit Holdings Incorporated, SM Investments Corporation, Ayala Land, ano pa ba, SM Prime Holdings, PLDT, itong mga banks natin, ano, Jollibee, ganon, and so on and so forth. So doon po ini-invest ng mutual fund, ano, or ng fund manager rather ang ating pera, ano. So ito po ay legit, ano, license po ito, license po sila, hindi po sila pwedeng mauligta ng basta-basta na lang. So dapat alamin po natin, ano. So like for example, mga kapatid, way back 1997, ang presyo lang po ng Jollibee ay, ang presyo po niya is 27 pesos, ano. So at present ay ang presyo po niya per share is 280 pesos na, no? So what if way back 1997 meron kang 100,000, nag-invest ka sa Jollibee, so ang price po niya dati is 27 pesos na, so ikaw po ay nakabilan ng 3,700 shares. So kung noong 2017 bininta mo siya, so ang iyong 3,703 shares mo ay 250 pesos na ang halaga ng per share. Kaya tumubo siya ng 825,000 pesos. So, no, 925,750, ililis natin yung 100,000 pesos. So, ang total earnings po natin is 825,750 pesos, ano. So, si mutual fund po, kapatid, ay meron po siyang growth, of course, kasi in-invest po natin ito. At tumutubo po ang ating pera rather na ininvest dito, ano. And at the same time, low investment requirements. So as I've said a while ago, ang pag-invest po sa mutual fund ay posible na po sa halagang 1,000, ano. So 1,000, napakababa na po ito.
kagaya dati na dapat 5,000 talagang minimum, ngayon 1,000 na lamang po. And then, diversified po. Kung si diversified, hindi lang po sa isang kumpanya siya naka-invest, ano. So, sa maraming mga malalaking kumpanya po sa Pilipinas, doon po ini-invest ng fund manager ang ating perang binibigay sa kanila, ano. So, sila na pong bahala dahil sila monitor, closely nagmo-monitor po sila sa stock market. Kaya alam po nila kung ano yung mga kumpanya sa Pilipinas na taong nito na maganda ang takbo, ano, nagbibigay ng maayos na dividends, ano, ng shares, ano, 'di ba, ang shares kumbaga, 'di ba? And of course, ito po ay kagaya ng sinasabi ko, ito po ay professionally managed, ano, meron pong fund manager na nagma-manage sa pera mo. So hindi mo na po kailangang tingnan ang stock market every now and then. Kasi po sila na pong bahala doon, ano. Basta maglagay ka lang doon. Ang diskarte po rito, kapatid, ay kagaya po ng ginagawa ko ay money cost averaging, ano. So naglalagay lang po ako buwan-buwan. Excuse me. Sa buwan-buwan lang po ako naglalagay sa aking mutual fund, ano. So di ko na po I consider investment in mutual fund as expenses, ano, kasi parang sa ganun ay talagang magkaroon ako ng magandang ng magandang result pagdating ng araw. 'Di ba? So sa mutual fund po, the longer you stay, the more you can gain. So pagka tayo po ay nag-invest dito, kapatid, hindi po yung nag-invest ka ngayon, tapos pagdating ng isang taon o next year, kinuha mo na ang pera mo. Huwag po ganun, kapatid. Dito po sa mutual fund investing, ano, long term po dapat para makagain po tayo ng malaking tubo, ano. So pag kinuha mo kaagad, isang taon pa lang, umpisa pa lang siyang tumubo, kumita yung pera mo, pinutol mo na kaagad, di ba? So huwag po ganun. Kasi tayo kasi mga Pilipino, ano eh, gusto natin, pag nag-invest tayo ng piso, gusto tumubo ng 1,000. So, ano lang po tayo, maging makatarungan lang po, ano. So, once again, mga kapatid, as long as you have the capacity, kapatid, kung meron ka namang trabaho ngayon, ay umpisahan mo na mag-invest, ano. Isipin natin, OFW ka man o hindi, tayo po ay tatanda, ano. Darating ang araw na hindi na po natin kaya magtrabaho, no? Darating ang araw, wala na tayong income, pero ang ating expenses ay tuloy-tuloy pa rin. So kung ikaw ay nasa kabataan pa ngayon, that's the time, kapatid, na umpisan mo na mag-invest, ano? Anong sa ganun, pagdating ng araw ay meron kang anihin, kumbaga, no? Huwag po nating antayin na tayo'y mawalan ng trabaho. Kasi pagka ganun na, ay wala, di ba? Ngayon pa lang, may trabaho tayo, paghandaan na, lalo na po sa mga OFW, ano? Paghandaan po natin ang ating pag-uwi sa Pilipinas. Kung ikaw man po ay may ipon na, mas okay po yun. Makapaglagay ka na ng medyo malaki-laking investment, ano, sa mutual fund, ano? So once again, mga kapatid, doon po sa topic ko ngayon, ay kahit papano ay sana may naimbag po akong tingnali sa inyo, no? So once again, mga kapatid, maraming salamat po. Once again, sa mga bago po rito sa aking channel, paki-like, comment, paki-subscribe na din po at paki-click ng notification bell, ano, nang sa ganun po, mga kapatid, ay maging updated po kayo kapag may mga bago pa akong video na i-upload, ano. So salamat po. God bless po sa ating lahat.